Jesus, maraming salamat, Lord God. Sa habang ito, Panginoon, Lord God, na muli pinagtipon mo yung mga anak, Lord God. Thank you, Lord, for this joint fellowship na ipinagalaw mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa gagawin mo sa aming mga buhay, Lord God. Thank you, Lord God, with this sweet fellowship with one another, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, Lord God, sa mensaheng ibababa mo ngayong hapon, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, we pray na ikaw yung makita, Panginoon, sa amin, sa aking buhay, Panginoon, Lord God. Ikaw yung matakila, maitaas, Lord God, mabigyan ng kaluwalhatian, Lord, sa lugar na ito. At yung balang spirito, Panginoon, Lord God, ang siyang kumilos, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord. Itago mo ko, Lord, sa iwalag ng yung krus, Lord. Tanging ikaw yung magsalita, ikaw lamang yung kanilang marinig, Panginoon, ikaw yung magsalita, Panginoon, Lord God, ngayong hapon, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Dahil gagawin mo din attentive ang bawat isa, Panginoon, Lord God, alert. Ang bawat isa, Lord God, alisin mo, Lord God, yung spirito ng adopt, the name of Jesus, Panginoon. Kundi bibigyan mo kami, Lord God, ng alert minds, Panginoon, Lord God, upang maunawaan talaga namin maigi, Lord, yung salita mo. Give us also, Lord, wisdom, knowledge and understanding, Panginoon, Lord God, upang malinaw namin makuha, Panginoon, Lord God, yung nais mong ipabatid, Lord God, sa aming mga buhay ngayong hapon na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng gagawin mo. To our Lord, praise and honor. In Jesus' name, amen. Ayan. Ayan. So, ang topic po natin hapon is the proof of the Bible being the Word of God. Ngayon, papatunayan natin, no, na ang salita, yung mga Bible na meron kayo, di ba? Yung mga hawak ng Bibles ngayon, is talagang salita siya ng Diyos. Doon naiiniwala naman tayo, di ba, na salita talaga yan ng Panginoon. Pero pag napakinggan natin ngayon yung mensahe ngayong hapon, is mas lalo pang tataas, no, yung ating pananampalataya, lalo pa nating mamahalin, ma-appreciate, no, yung mga Bible na meron tayo. So ngayon, habang nagsasalita ko dito sa harapan, gusto ko, hawakan niyo yung mga Bible niyo. Labas niyo sa mga bag niyo. Talagang hawakan niyo, no? Kasi as we go along the topic, no, mas ano, hindi niyo na siya bibitawan pa. Diba? Lalo niyo mamahalin yung salita ng Diyos. Yan. Yun yung faith ko, no, ngayong hapon. And makiisa tayo, makiisa kayo sa faith na meron ako. Kasi, yun nga, Bible month ngayong January. And, though, ano lang, tuwing January nga lang yung Bible month, no? Pero sa ating mga Kristiyano, di ba, every month, di ba, is a Bible month. Yan. So ngayon, sige, let's proceed na. Yan. So, the, ano nga ba yung nilalaman, no, ng Biblia? So, the entire Bible does three things. So, meron daw tatlong ginagawa ang Bible natin. So, unang-una dyan, it manifests God. Okay? So, it manifests God kasi it shows us that the God who bless us is loving. Loving ba ang Panginoon? Amen. Righteous din siya, pati faithful. So, unang-una natin, pag binasa natin yung Bible natin, unang-una talaga natin makikilala dyan is lahat ng bagay na may patungkol sa Panginoon. Pangalawa, yan, it exposes man. Pag sinabing it exposes man, it shows us that man is natin. Tayo mga tao, di ba? Wala naman, wala tayong halaga, di ba? Pero dahil nga sa ginawa ni Jesus, di ba? Sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng value, di ba? Nagkaroon tayo ng righteousness in Christ. And alam naman natin na pag binasa din natin yung Bible, na-expose dyan lahat ng uri ng kasalanan na kayang gawin ng tao. And ano nga bang, kabayaran ng kasalanan? Kamatayan, di ba? So, ang makikita din natin pag binasa natin yung buong Bible, kung ano yung mangyayari sa tao pag hindi niya tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And ang ikatlo, yan, it unveils Christ. So, it reveals Christ, no, the hidden mystery as the Savior. So, in Old Testament pa lang, meron ng mga prophecy na may darating na Messiah para tubusin ang tao mula sa kanyang mga kasalanan. And when you read the Bible, yun, magkakaroon ng, i-reveal niya itong mystery na tinatawag na to. At ito nga yun, si Jesus nga yung mystery na mababasa natin sa Bible. And sabi nga dito, we believe not because of outward proof, but because of a living touch with God, the Spirit, by praying in our spirit with the Word. So yun nga, di ba, sabi ko kanina, bago ko pa man ito i-discuss, no, itong topic natin this afternoon, alam ko, meron na tayong paniniwala na yung mga Bibles natin is talagang galing sa Panginoon yan. Salita talaga ng Diyos yan. Pero maganda rin, di ba, na pag tinanong tayo, ano ba yung proof mo or ano ba yung patunay mo na totoo talagang galing sa Diyos yan? Meron tayong masishare. Meron tayong masasabi sa mga tao, di ba, na gustong malaman talaga na itong
yung pinaniniwalaan nating Bible is talagang salita ng Diyos. At sabi nga, never forget that people believe by the Spirit, not by the mind. Because, bakit kailangan natin maniwala in the Spirit? Kasi yung mind, yung doubt is sa isip yan. Pero yung faith, sa Spirit yan. So we must believe by the Spirit and not only in the mind. Pero ngayon, di ba, bibigyan tayo ng mga knowledge, no, na kung saan talagang mapapatunayan natin na talaga namang totoong salita ng Diyos yung Bible. And here are the, ito yung mga categories, no, various categories na kung saan pwede natin i-prove, no, na yung Bibles natin is yung Word of God yan. So meron tayong anim dito, no. Una, proof by logic, then its completion, its prophecies, its power, di ba? By people's love toward the Bible, and syempre meron din tayong scientific proof na ibibigay is up to you. So una, let's go to the first proof, the proof by logic. So papatunayan natin through logically speaking na totoo talaga yung salita ng Diyos. So alam naman natin lahat, di ba, na yung Diyos at na may Diyos at yung at nilikha niya yung mga tao. Syempre nais niyang ihayag, no, yung sarili niya sa mga tao. So kung iisipin, di ba, kung aalala niyo yung parang yung maghaling tulad ng Diyos sa tao, ay yung relasyon ng Diyos sa tao, parang yung Diyos, parang halimbawa isipin mo, ikaw yung Diyos, tapos yung itsura ng tao, mga langgam sa sahig. So isipin nyo, di ba, pag nagsalita yung Diyos, dahil nga napakalaki niya, pwede nga marinig lang ng mga tao, dagundong lang, di ba, parang mga, yung tulog nga ng, ano, ng thunder, ng kulog, yan. So parang, ano, yung way na ganon, na nagkakaroon ng takot, no, nagdudulot ng takot para sa mga tao. Pero may isa, ano nga kaya yung pinakamainam na paraan para maihayag ng Diyos yung sarili niya sa mga tao? And kinakailangan nga ng paraan, no, para makausap ng Diyos yung tao is meron dalawang paraan. Una, yun nga, yung pananalita. At pangalawa naman, yung pagsulat. Kaya naman, kinakailangan na ma-preserve, no, yung salita ng Diyos sa pamamagitan din yung, kasi kung salita lang yan, pwedeng pag pinasapasa lang yung mga narinig, di ba, all throughout the generation, pwedeng magbago-bago yan. Pero pag sa panulat yan, pinasapasa sa mga susunod na generations, di ba, mabipreserve yung salita talaga ng Diyos. Kaya nagkaroon nga ng tinatawag na Bible, Holy Bible na meron tayo today. And ayan, papatunayan natin sa true logical speaking, no, pag sabi kasing logic, ito yung proper or reasonable way of thinking about something. Ibig sabihin, using our common sense lang, no, makikita talaga natin na, oh nga, no, salita talaga ng Diyos itong Bible na to. Kasi di ba maraming tao ang hindi naniniwala sa Bible? Kasi sabi nila, sulat lang daw yan or gawa lang daw yan, galing lang daw yan sa mga tao. Pero, to, papatunayan nga natin, true una-una is yung authorship. Ay, mamaya lang pala yan. Dito muna tayo sa ano, ito, meron ako ditong nilagay na pamamaraan para mapatunayan natin through logical speaking na totoo nga yung salita ng Diyos. So una dyan is dapat daw, it should say that the author is God. So yung libro niya, dapat kiniklaim niya na ang author niya is Diyos. Okay? Pangalawa, it should have the highest standard of morality. Yan. And then C, it should talk about God, His purpose, His reason for creation. Man's problem, solutions to man's problem, and the destiny of creation and man. And lastly, it should be available to all men. Of all races, tongues, whether they be rich or poor, well-born or low-born, educated or uneducated. So una-una, let's go to the first thing, yung authorship. Pag sinabing authorship, isaalang-alang natin lahat ng libro, no, sa mundo na meron tayo. And meron lang daw tatlong libro na nagsasabi or nag-claim na meron itong divine authorship. Pag sinabing divine authorship, nagsasabi daw yun na ang nakasulat dun sa libro na yon is galing daw siya mismo sa Diyos. Or Diyos mismo yung nagsulat, yung may akda ng libro yun. At yung tatlong libro nga na yon is yung una-una, yung meron tayo, Holy Bible. Pangalawa, yung Quran, yung gamit ng mga Muslim. At yung pangatlo is yung Book of Numbers. Then, ayon sa nabanggit kanina, di ba? Yung unang-una kanina, sabi doon, it should say that the author of the book is God Himself. So, doon sa tatlong librong yun, makikita natin na mahigit 2,000 times binanggit sa Bible na spoken by the Lord. Di ba, pag nagbabasa tayo ng Bible natin, lagi meron kayo mababasa doon na sinabi ng Diyos. Lagi may sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga
nasulat mismo sa Bible natin is talagang nanggaling mismo sa Diyos. And then, dun sa tatlong libro na yon na nag-claim nga ng divine authorship, no, na nagsasabing salita ng Diyos yung nakasulat doon, yung Bible lamang, yung 2,000 times binanggit na salita mismo siya ng Diyos. So dun pa lang, di ba, sa authorship pa lang, makikita natin na yung Bible talaga is, yun nga, meron siyang tinatawag na divine authorship. Kasi siya lang yung nag-claim halos, di ba, all throughout that Bible, yun yung mababasa niyo. And then, pangalawa is moral tone. When you say moral tone, it is the distinction between good and bad, bad or right, and wrong behavior. Concerned with our relating to the human behavior. Parang pag sabi moral tone, dapat pinapakita doon yung tama at mali. Okay? Yung dapat at hindi. So ngayon, titingnan natin yung moral tone ng tatlong nabanggit na nag-claim nga ng divine authorship. So una-una yung Quran. Yung moral tone ng Quran is napakababa. Kung babasahin mo daw yung Book of Quran, napakababa ng moral tone. Bakit? Sabi daw doon, the heaven is full of lust and flesh. Okay? Ibig sabihin, hindi naman magsusulat ang Diyos ng aklat ng punong-puno ng kalasuan at immoralidad. Diba? So ibig sabihin, doon pala sa Quran, hindi mo na masabi agad na meron siyang mataas na standard ng morality. So, ekis agad yung Quran. Next is the Book of Mormon. It's also substandard in moral tone. No? Sinasabi dito na magkakaroon daw ng maraming asawa ang lalaki pagdating niya sa langit. Samang babae, no? At pinapromote niya dito sa mundo yung bigamy. Pag sinabing bigamy, pwede kang mag-asawa ng marami. Dalawang asawa yun, diba? Bigamy. So, yun. Kung titignan nyo, di ba, yung Book of Mormons, yung moral tone ng book na yun is napakababa. Pero kung titignan mo naman yung Bible, mapapansin mo dito, malalaman mo na ito yung pinakamataas na standard of morality. Kung saan pinagbabawal nito ang divorce, no? Pagpapakasal sa may asawa na, at ituturing ito ang adultery. Binanggit din na yung lasting in the heart. Pag sabing lasting in the heart, yung nagkakaroon ka pa lang ng ano, iniisip mo pa lang, di ba, nagkakasala ka lang. Kumbaga, hindi mo pa nagawa yung kasalanan na yun, di ba, parang nagnasa ka pa lang, di ba, parang naseksihan ka pa lang sa isang babae, may asawa ka na. Nagko-commit ka na daw agad ng adultery. So isipin nyo, grabe yung morality, yung standard of morality na meron ang Bible. Then tinituro din dito sa mga tao na di lamang magpatawad, di ba, hindi lang tayo basta mag-forgive, kundi mahalin din natin yung ating mga kaaway. So saan mo mababasang libro, di ba, na okay lang eh, magpatawad ka, pero yung mamahalin mo pa, yung kaaway mo, di ba? Saan ka makakabasang libro na meron ganong klase ng morality? Okay? And sa moral tone pa lang, di ba, ng Bible, malalaman mo na agad na ito yung may pinakamataas na standard dun sa tatlo. Okay, so check na agad, no, yung pangalawa. Then pangatlo, pagdating naman sa content, sinasabi dun kanina sa pinakita kong paraan, di ba, para malaman talaga natin logically kung yan ay galing sa Diyos o hindi, is dapat yung content niya, ang nilalaman daw ng Bible mo, is mababasa mo lahat ng patungkol sa Diyos, yan, yung purpose niya, di ba, bakit niya nilikha yung sangkatauhan, yung mga, yan, yung mga nilikha sa paligid, yung mga problema ng tao, di ba, at yung mga solusyon sa problema ng tao. At syempre, yung kahantungan nung nilikha. At pati na rin, nandun sa Bible natin makikita kung ano yung simula at wakas. Di ba, all throughout the history, di ba, parang inaalam talaga ng mga scientists, ng mga tao, kung saan ba talaga nagmula. Di ba, parang hindi sila naniwala na merong Diyos. Parang pinipilit pa rin nila na alamin, no, na meron talagang simula. At yung iba nga, nag-come up pa, di ba, sa iba't ibang klase ng theory, which is yung Big Bang theory na meron daw nagkasalpukan ng na dalawang malaking matter, no, sa universe, then saka daw nabuo yung earth tsaka yung mga creations, di ba? Nagkamag sila sa mga ganong theory kasi hindi nila tinatanggap, di ba, yung nakasulat sa Bible. Pero yun nga, dito sa librong to, malinaw na malinaw, di ba, kung saan tayo nagsimula at kung ano yung kahantungan ng bawat nilikha. Ayan. So yan, dito mo lang mababasa sa Bible. And next is yung availability. So when it comes to availability naman, so, ang Bible ba ay readily available? So, madali ba siyang ma-acquire? Diba? Madali ba siyang ma-avail? So, yes, di ba, ang sagot. Kasi alam natin, di ba, na ang Bible ngayon, kahit saan bansa ka pumunta, kahit saan lugar ka pumunta, meron na agad translation para dun sa lugar na yun. Diba? Kahit nga sa Pilipinas, di ba, hindi lang Tagalog version. Meron tayong mga iba't ibang dialect mo na naka-translate yung ating mga Bible. Di ba, Kapampangan, ganyan. Mga nakatira sa Mindanao, di ba? Yung Bacano version, di ba? May iba't ibang klase ng versions ng Bible. Kaya masasabi talaga natin na
sa availability pa lang, di ba? Itong Bible, madali na talaga siya makuha. So yun yung isa nga sa paraan, di ba, para malaman natin, through logical speaking, na dapat pwede mo siyang ma-acquire kahit saan. Kasi nga, salita siya ng Diyos. Ibig sabihin, gagawa yung Diyos ng paraan para lahat ng tao is malaman, di ba, yung salita niya. Gagawa siya ng paraan para lahat ng tao makilala siya. And sa ibang libro, di ba, parang imposible yun na lahat ng tao mabasa yung isang libro. Pero imagine, the Bible itself, di ba, nabasa siya halos ng buong, ng tao sa buong mundo. Even sa China, di ba, pinagbabawal dun yung salita ng Diyos. Pero how come, meron pa rin mga nakakapasok, di ba, na Word of God, na Bible, dun sa lugar na yun. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, meron talagang divine intervention or meron talagang ginagawa ang Diyos para maging available yung salita niya. And di mo yung nakukuha sa ibang libro, di ba? Ibang ang libro, di ba, na religious books. Hindi ka basta-basta, hindi mo siya basta-basta pwedeng basahin. Di ba? Pwede lang magbasa nun yung mga minister lang nila, yung mga may authority lang sa kanila, di ba? Pero sa atin, di ba, readily available siya. Kahit di ka pastor, kahit bagong member ka pa lang, you can avail the Bible. Yan. So yung apat na yan, di ba, we can prove, no, by logic, na yun nga, una-una, ang salita ng Diyos, ay itong Bible na meron tayo, is talaga ang salita ng Diyos. Then next one, yan, next is proof by its completion. So papatunayan naman natin na ang Holy Bible or Word of God sa pamamagitan kung paano ito nabuo or nakompleto. Yan. So ito ay hindi sinulat ng Diyos. No? Alam naman natin lahat na hindi ito talagang literal na sinulat ng Diyos tapos binabasa sa langit. Maliban dun sa Ten Commandments. Diba? So malino sa atin yon. At hindi lang siya isinulat ng iisang tao. At alam nyo ba na ang Bible, para mabuo yan, inabot yan ng 1,600 years. At sinulat siya ng 40 people. Imagine, 40 people. At ang mga sumulat nito ay may iba't ibang karanasan at pinagmulan. Hindi lang siya lahat scholar, hindi lang lahat na nagsulat niyan pare, hindi lang lahat na nagsulat niyan is mga disciple ni Jesus, hindi. Kundi may iba't iba silang katangian at pinagmulan. Like for example, si David and Solomon were kings, di ba, mga hari, which is those two people are author of the Bible. Then Daniel was a governor, Ezra was a priest, Moses was a general, architect, and ruler. Then Paul was a lawyer, di ba? Then Matthew was a tax collector. Peter and John were fishermen. Di ba magkakaparehas pa sila ng pinagmulan, pinanggalingan? Hindi. Yung mga trabaho nila, yung kaalaman na meron sila, yung personalidad na meron sila, yung mga perspective nila sa buhay, yung kultura ang kinalakyan nila, pati yung habits na meron sila, lahat yun magkakaiba. Di ba? Kasi magkakaiba sila ng upbringing. No? Kaya meron din dito, sinulat nila yung salita ng Diyos, di ba? Yung mga nabuo, yung nabuo yung salita ng Diyos yun. Sinulat yun sa magkakaiba din ng lugar. Di ba? Meron nagsulat sa Wilderness of Sinai. Meron sa Hill of the Good Land, no? Meron sa Temple of Jerusalem. Meron din sa Jail in Rome. And meron din sa School in Bethlehem, River of Babylon, Island of Patmos, Palace of Persia, and many other places. Kumbaga, hindi sila magkakasama, no? Nung sinulat nila yung Bible. Lahat ng taong yan, nasa iba't ibang lugar, di ba? So imagine, paano yung mga taong to, di ba? Mula sa magkakaibang lugar, magkakaibang background, di ba? Nag-come up sa iisang thought, di ba? Iisang concept. No? Meron silang central thought, yan, meron beginning, development, at saka same conclusion, di ba? Na nagawa dun sa, yun, sa mga sinulat nila. And hindi lang yun magkakalapit na panahon. Binuo yung Bible for 1,600 years. Diba? Napakatagal bago siya mabuo. Yan. So, dun pa lang sa writer, diba, makikita na agad natin na yung Diyos talaga yung nag-inspire sa kanila, diba, para isulat yung salita niya. Diba? Isipin mo, diba, 10 tao pa nga lang eh. Pag susulatin mo ng isang topic, siya, makikita mo, magkakaiba yan ng thought, no? Concept na mabubuo. Pero yun nga, 40 people, diba, 1,600 years, diba? Paano nangyari na yung laman ng Bible ay iisa lang yung concept, iisa lang yung tema, diba? And next one is yung the number 7. Sabi dito, the number 7 in the Bible is frequently used or madalas daw gamitin to signify completion. Okay, in God's book. So mamaya may papakita ko na napaka-significant, no, ng number 7 para sa Panginoon. And meron dito si si Ivan Panin ang pangalan niya. Siya ay famous Russian mathematician
And sabi niya, alam niya na bawat Hebrew character daw is may katumbas na number. Or tinatawag niya itong Bible numerics. No? And habang pinag-aaralan niya yun, ang ginawa niya, inad niya daw lahat ng numbers sa for every word in the Old Testament. At na-discover niya na yung sum ng every word na nakita niya sa Bible is divisible by 7. So imagine, di ba, yung occurrence or yung ganong pangyayari, di ba? Parang napakaliit ng chance na mangyari yun. Na lahat ng words, di ba, is divisible by 7. Try nyo na lang panoorin, no? Kasi kung explain ko dito, medyo mababa yung explanation. Tsaka medyo sumakit yung ulo ko nung pinanood ko yun. Search nyo na lang si Ivan Panin, yan. Bible numerics, lalo kayong mamamangha. Kasi pinakita doon talaga na bawat words sa Hebrew, no, is talagang divisible siya sa 7. And yun nga, pag kinumpute mo daw yung ganong probability, no, ng pangyayari, is parang impossible siya. Yan. And we are sure that only God could have caused the Bible to written in such way. Yan. So ito yung mga example. Yan. Sa Genesis, yan, yung number of Hebrew words in this verse is 7. So divisible by 7 again. Tapos total number of Hebrew letters in these 7 words also is exact multiple of 7. Basta lahat yan, pag binasa nyo, 7. Ang makarami, hindi ko na di-discuss isa-isa yan. Papakita ko lang sa inyo na may proof ako, no? Na totoo yung sinasabi ni Ivan Panin. Then next, yan, sa Matthew naman, kanina Old Testament, sa Matthew din, ganun din. Yung mga words doon, no? Kunin mo lahat ng words doon, yan, divisible siya by 7. Okay? Di ba imagine, bakit 7 lahat, di ba? Ibig sabihin talaga, may ginawa ang Diyos, dinesign niya yung Bible, di ba? Yung Word of God, na tawag doon, na yun, may miracle, di ba, na nangyari. May divine intervention. Then ito pa, the longest word in the titles of any New Testament book is Apocalypsis or the word for Revelation. Interestingly, this word has a gematria of 1512 or 7 times 6 times 6 times 6. Diba? Divisible again by 7. Then, ito naman yung mga sevens, no, na makikita natin sa Bible. Actually, marami yan. Hindi ko lang kinuwalahan. No? Search nyo na lang. So, yan yung mga example, diba? Madalas gumamit yung Diyos, diba, ng number 7. Yan. Kasi nga, yun yung perfect. Inaral mo nga, 7 is the number of perfection. Yan. So next is the truthfulness. Pag sabi naman truthfulness of the Bible, alam naman natin, di ba, na yung Bible is naglalaman siya ng mga records, no, sa history. Ibig sabihin, lahat ng records ng buhay ni, di ba, ni Joshua, ni David, di ba, nakatala sa Bible. At makikita natin dyan na kung yung Bible daw ay sinulat ng tao, hindi daw nila i-record yung sinful acts nung mga ancestors nila or yung mga forefathers nila, mga ninuno nila. Pero dahil nga galing siya sa Diyos, di ba? Nandun pa rin, naitala pa rin yung mga sinful acts nung mga ninuno nila. Pero kung karaniwang tao lang daw yung nagsulat ng Bible, hindi daw nila isasama. Di ba? Normal kang tao, hindi mo isasama yung mga ginawang kasalanan nung mga ninuno mo. Di ba? Kasi kasiraan nyo yun eh. Nung lahi nyo yun eh. Pero mapapansin natin dito sa Bible, nakatala, di ba, yung mga kasalanan ng mga ninuno nila. Ibig sabihin, galing talaga sa Diyos yung mga nakatala sa Biblia. So sa truthfulness, di ba, kasado siya. The next is the perfect, no? Di ba? Sa Bible mo lang din matatagpuan yung perfectness, no, ng batas, di ba? And wala kang makikitang bansa na nakapag-establish ng batas na tulad ng sa Bible. And mostly, di ba, yung mga batas ng ibang bansa is dinerive lang mula sa Bible. Di ba? Yan. Which country has a law against coveting? Di ba? When you say coveting, ito yung matinding desire, pag-crave. Halimbawa, mag-crave ka ng napakaraming food, no? Sanggipsal, ganyan. So, wala namang batas, di ba? Nagbabawal sa'yo mag-ganon, di ba? Mag-covet, mag-crave, mag-desire ng matindi, di ba? Kasi parang paano mo naman paparusahan yung ganong klase ng sin, di ba? Kasalanan, di ba? Kaya wala pang bansa na mag-establish yun. Pero, nasa Word of God yan, di ba? Na masamang mag-covet. Yan. Next is, whose law states that people should not collect interest when they lend money to others? Diba? Saan ang galing yun? Na huwag kang maninig, huwag kang magpapautang ng may interest. Diba? Sa Bible pa rin. Diba? Pero ang tinuturo ng mundo, kailangan pag nagpautang ka, merong interest. Diba?
Pero hindi nga siya ano, hindi nga siya galing kasi sa Bible. And it also said in the law of the Bible that people should not pick up what is left in the field from the harvest, but that they should leave it so that the poor will have food to eat, di ba? So, halimbawa, nag-harvest ka ng mga pananim mo. Pag may nalaglag doon, iwan mo daw yon para sa mahihirap. So, saan ka din makakita ng ganong klase ng batas? Di ba? Sa Bible lang. The next is, biblical law establishes every 50th year as the year of Jubilee. So, alam naman natin, di ba, every year of Jubilee, pinapalaya yung mga alipin, tsaka yung mga purchase land return to the original owner. Yung mga biniling lupain, di ba? Ibabalik mo yun sa original na owner. Di ba parang lugi, di ba? Kasi binili mo na yun, ba't ko ibabalik dun sa totoong may-ari, di ba? Tapos itong alipin ko, nabili ko na rin to, ba't ko palalayain, di ba? Pero yun yung mga batas na meron yung Bible. And makikita natin yung mga batas na to, is meron pa rin siyang moral standard na pinapakita, di ba? Na kung saan ginawa yung mga batas nito out of love. Pero yung mapapansin nyo yung mga batas sa ibang bansa, ginawa lang yun, di ba? Para parusahan lang yung mga tao sa paligid nila, di ba? Sa bansa nila. Pero nga itong Bible, is makikita natin talagang ginawa siya fair tsaka out of love. And we can prove here that the Bible is not written by man. The Bible is breathing out of God. It is the speaking from God through men born by the Holy Spirit. So next, yan. Yun yung conclusion, no? The next is the proof by its prophecies. So prophecies, sabi dito, are the strongest proof of the authenticity or pagiging totoo ng Bible as the Word of God. So to prophesy daw is risky. Bakit siya risky? Kasi pag nag-prophesy ka, dapat ma-fulfill yung pre-prophesy mo. Kasi once na hindi yan ma-fulfill, madi-discredit ka. Masisira yung reputasyon mo. Diba? Wala nang maniniwala ulit sa'yo. Kasi yung sinabi mo, hindi naman nagkatotoo. Kaya ang nangyari, the fulfillment of the prophecies proves that the existence of God and the Bible to be God's word. So kinakailangan ma-fulfill, no, yung prophecy in order for us to believe na yung mga sinabi ng Diyos sa Bible is totoo. So meron mga prophecies ako papakita mamaya. Yan. So pwede kasi hindi maniwala yung mga tao by miracle alone. Diba? Halimbawa, sinishare mo sa kanila na nag-miracle ang Panginoon ng Old Testament na nag-parting of the Red Sea, diba, na yung walls of Jericho, diba, inikutan lang, tapos gumiba, ganyan. So, pwedeng hindi sila maniwala, no? Pwedeng sabihin lang nila na myths lang yon o kaya mga legends lang yon. So, mahirap siyang patunayan kasi wala kang evidence na papakita sa kanila. Kasi nangyari lang yun, eh. Wala namang, hindi pa naman uso yung, diba, social media, hindi pa uso yung mga camera ng time na yon. So, paano mo nga naman papatunayan sa mga tao na nangyari talaga yung isang bagay, diba? Pero sa kabilang banda, yung prophecies are great miracles na matatawag. Bakit? Because it can provide evidence. At yung evidence na yun cannot be denied. No? Na once na alam natin na alam kasi ng Diyos, no, na yung mga tao is mapangduda yan, na hindi yan agad-agad naniniwala. Kaya ginawa ng Diyos, di ba, bukod sa miracles, mga pinerform niya, no, dati, naglagay din siya ng napakaraming prophecies, no, sa Bible. And those prophecies, marami doon, karamihan doon, is na-fulfill na talaga. And ito nga, a prophecy should meet the following five criteria. So, magsabi mo daw na prophecy ito, no, pag na-meet niya itong limang to. So, una, it should be announced before things happen. Siyempre, no, alam na prophecy ka, tapos na, nangyari na. Joke yun. Yan. Next is, it should be beyond human foresight. Then, it should explain in detail. Siyempre, kasi madali lang naman mag-prophecy na, di ba, may mamamatay na kubidyating matanda. Diba? Siyempre, may probability na mamatay talaga yun kasi matanda na siya. Diba? So yun, dapat in detail talaga. No? Yeah. Then the duration of the time between prophecy and fulfillment should be long enough so that fulfillment cannot be human manufactured. So dapat daw, nag-prophesy ka ngayon, so matagal na panahon pa siya bago ma-fulfill dapat. Kasi pwede daw yung fulfillment nun is gawin lang din mismo ng tao. So, kinakailangan, medyo matagal yung fulfillment. Then, the fulfillment should be clearly manifested. Yan. Let us proceed to see some of the biblical prophecies that had been fulfilled. So, ito yon. So, concerning Christ muna tayo. So, napakarami ng prophecies concerning kay Jesus, no? So, mababasa natin yan. Wait lang. Ayan. Mababasa natin yan all throughout the Bible, lalo sa Old Testament, no? So, hindi ko na isa-isayin to, pero merong mga prophecies about his incarnation, his appearance, his suffering, his living, his death,
His burial, His resurrection, His ascension, and His second coming. At hindi na lang nangyari dito yung huli, yung second coming. And it will be soon to happen yan. So unang-una, dito muna tayo sa, papakita ko lang sa inyo talaga na meron na talagang prophecy tungkol kay Jesus at merong fulfillment, no, yung prophecies na yun. And unang-una dito yung prophecies of Jesus' birth. So David's offspring will have an eternal kingdom. So dun pa lang sa panahon ni David, na-prophesy na si Jesus. No? So mababasa natin yan sa 2 Samuel 7:12-13. At na-fulfill ito sa New Testament sa Matthew 1:1. Na kung saan, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So nangyari talaga yung prophecy na kay David manggagaling, di ba? Yung tagapagligtas, yung Messiah. Next. Yan. A virgin will give birth and he will be called Emmanuel or God with us. So makikita natin tong prophecy na to sa Isaiah 7:14. Yan. Sabi dito, the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive. So nangyari ba? Yes, nangyari sa Luke 1:35. Na kung saan nag-conceive, di ba? Si Mary, di ba? Na virgin. The next is the Messiah will end up in Egypt. So pre-prophesy siya sa Hosea 11:1. Na kung saan, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt, I called my son. So, nangyari ito, no? Sa Matthew 2:14-15. Na kung saan, umalis, di ba, sila Joseph, nung time na, yun na, palapit na mga anak si Mary, di ba? Pumunta sila sa Egypt. Then, next, the Christ will be born in Bethlehem. Diba, in detail yung prophecy, no? Makikita talaga natin kung saan lugar, diba, anong scenario, diba. So, ang galing yung prophecy. Then, sabi dito, yan, sa Micah 5:2, diba, but you, Bethlehem, Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be the ruler over Israel. Yan. So, ang fulfillment naman yan is makikita naman natin sa Matthew 2:4-6. Diba na babasahin, no? Next is prophecies about Jesus' ministry. Sa ministry niya naman, di ba? Hindi lang nung pinanganak siya, di ba? Pero all throughout the life of Jesus, meron mga prophecy na naganap at na-fulfill talaga sa kanyang buhay. So, una, yung Christ ministry will destroy the devil's works. At siya pinayag, Genesis 3:15, di ba? Tama ba? Ito yung unang prophecy. I will put enmity, di ba? Favorite na. Ayan, I will put enmity between you and the woman, di ba? So, na-prophesy dyan, di ba? Na meron talaga, Genesis pa lang, di ba? Nandun na si Jesus, di ba? And na-fulfill yan noong 1 John 3:8. Yan. Na kung saan, sabi dito, the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Di ba? Next is, Jesus would become the perfect sacrifice. So, pinaprofesy siya sa Psalm, di ba? Mapapansin nyo, hindi lang puro Genesis, no? Merong Hosea, merong Psalm, di ba? Yan. Kalat yung prophecy tungkol kay Jesus. Kaya hindi mo masasabing sinadya lang siya, di ba? And then the fulfillment, yan, mabasa natin sa Hebrews. The next is Jesus would teach in parables, no? Prinapesay siya sa, pati yung pagtuturo ni Jesus, di ba? Sinabi, di ba? Anong klaseng pagtuturo yung gagawin ni Jesus? Na-prophesy. And then, syempre, na-fulfill pa rin yun. Yan. Ewan ko na lang kung di pa tayo maniwala talaga, di ba, sa Word of God. Then, Jesus will set the captives free. Yan, yung verse lagi na napapakinggan natin, di ba? The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim the freedom from the captives and release from the darkness for the prisoners. And na-fulfill yan sa Luke chapter 4:16-21. Yan. So marami pa yan, no? The Messiah will have a throne that is everlasting. Na ano rin yan? Na prophesy. And Christ will be the will be our Passover lamb, di ba? Pakita din kung paano tayo ililigtas, no, ng Panginoon. Kung ano yung gagamitin, di ba, para maligtas yung sangkatauhan mula sa kasalanan. And the Messiah will cry, into your hands I commit my spirit. Maski doon sa pagkamatay niya, di ba, sa cross, di ba, na-prophesy din kung ano yung mga sasabihin niya. And nangyari nga, di ba, sinabi niya mismo kung ano yung nakasulat doon sa Psalm, di ba. The next, the Messiah's resurrection predicted. Yan. So, na-predicted kung paano yung magiging pagkabuhay na muli. So, yun yung mga prophecies, no, concerning kay Jesus. So, kay Jesus pa lang, di ba, napakarami nung prophecy na na-fulfill, no? Yan. Then, next is concerning Israel. So, napakarami din yung prophecies, no, concerning Israel, tsaka sa nation na to. And, ito yung mga prophecies na meron, na natupad sa kanila. Yung una, yung Exodus, yung possession of the good land, di ba?
Yan, the building of the temple, the falling away ng mga taga-Israel, destruction of the temple, and the city of Jerusalem. Nangyari yan lahat, di ba? The captivity in Babylon, na-prophesy yan lahat. The rebuilding of the temple of Jerusalem, destruction of the temple, restoration ng nation nila, repossession of the city, rebuilding of the temple, yan, deception of the Antichrist, and the age of the restored kingdom of Israel. So 2000 BC, una nagkaroon ng prophecy sa Israel. Ano yung una-unang prophecy patungkol sa Israel? Binanggit yun kay Abraham, di ba? So bago nagkaroon ng nation of Israel, di ba? Nag-prophesy na ang Panginoon kay Abraham. Na sinabi niya kay Abraham, you would come out of, yung magkakaroon nga ng maraming nations, no? Out of his bloodline. At nangyari nga ito matapos yung 500 years. No? Nagkatotoo na after makalabas ng Israel, di ba? Sa Egypt, yan. Nagkatotoo, naging isa talaga silang bansa. At nangyari din naman yung prophecy tungkol sa pag-angkit ng good land, di ba? Yung prophecy lang. Yan. And sabi dito, the Jewish people currently have all the material. Yan. Ito yung hindi pa napupulfill, no? Yung pag-rebuild ng temple sa Israel. Pero soon, and very soon, di ba, mangyayari to. At pag nangyari na nga to, di ba, darating na rin si Antichrist to break the covenant with Israel. And the nation of Israel will be besieged and the Lord will come back to save his people. So pag nakita nyo na, di ba, unti-unti na ulit binubuo yung temple sa Israel. Ibig sabihin, malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Yan. Kasi meron pa rin talagang mga prophecy, no, sa Bible na hindi pa talaga napupulfill. At soon to be fulfilled pa lang siya. Next is, yan, prophecy, ayan, concerning Tyre. Tyre ba yan o Tyre? So yan, so nag-prophesy ang Panginoon around 600 BC, sa Ezekiel niya ito mababasa. Yan. So ito yung verse, yan, sabi dito, behold, I am against thee, O Tyre, and will cause many nations to come up against thee. Tapos, yung mga yellow na lang yung iaano ko dyan, yung babasahin ko. Lay thy, and they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the waters. And I will make thee a bare rock, thou shalt be a place for spreading of nets. So yung mga yellow na yan, nagkaroon talaga yan ng fulfillment. No? So di nakakaalam po, yung Tyre ay isang ancient city malapit sa east coast ng Mediterranean Sea. At yung mga nanirehan dito ay mga Phoenicians. At sila yung mga Phoenicians is kilala sila sa paglalayag, pag-trade, anong tagal ng trade? Kalakalan. Tsaka exploration. Yung parang ginagawa nila Magellan, nag-explore. Yan. So yung, makikita natin dito, no, mayamang lugar sila, di ba? Malakas na nation. At sabi dito, makapal yung nakapaligid na pader dun sa syudad nila. At yung panahon na parang hindi sila magagapit, no, parang sobrang lakas nila, nag-prophesy yung Bible, yung Panginoon, patungkol sa lugar ng Tyre. At ito nga yung prophecy, patungkol sa kanila. At ito yung nangyari. Ito yung fulfillment, no, ng prophecy para sa kanila. So nahati yun sa tatlong stages at yung mga kanina hinighlight kong yan, mga salita, yan. Ito yung katumbas niya. So sabi dito, many nations will to come up against thee. So hindi lang Babylon yung lumaban sa army ng Tyre. Pati na rin yung Alexander's army. Yan. So many nations, no? Hindi na siguro nabanggit yung iba pa. Eh sabi dito, yan, the city was totally destroyed. Nangyari talaga, no, na yung time na sinugod sila ng mga taga-Babylon, di ba? Talagang naging sira talaga yung city nila. And then sabi dito, yung next naman, lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the waters. Second, na stage nung pag-destroy dun sa land of Tyre is yung 240 years after nung pagsugod naman sa kanila ng Babylon, dumating naman itong si Alexander. Dala-dala yung mga army niya. And sabi dito, they laid the stone, timber, and dust from the ruins of the old city of Tyre into the water. And constructed a road to the island and attacked the new Tyre. Yan. And pangatlo, and I will make thee a bare rock, thou shalt be a place for spreading of the nets. At yung pangatlo, di ba? Dahil nga sobrang sira na yung Tyre, yung lugar ng Tyre, after the years of being washed by rain, the bare rock appeared and the fishermen used it as a place for spreading their nets. So nagkatotoo yung prophecy ng Panginoon dun sa lugar na yun. At ayun nga, kung ano yung nakita natin dito sa verse, di ba, na mga binanggit na Diyos, is yun, nagkatotoo, nangyari sa lugar nila. Another is
concerning naman sa Sidon ba to or Sidon? Sidon, yan. Prinapisay naman sila sa, yun, doon pa rin sa Ezekiel, magbabasa natin ito sa Ezekiel, yan, yung yellow na lang din ang babasahin. Sabi dito, with a sword upon her on every side. So ito, parang prinapisay din dito yung ng Diyos na masisira din itong lugar na to. And ayun nga, nangyari yan, noong 35 BC, napaligiran ng Persian army ang Sidon, at 40,000 daw nung naninirahan dito ay piniling mamatay na lang kaysa sumuko. Sinunog din nila yung mga bahay nila at kasama silang namatay dun sa apoy. At lumipas din yung ilang daang taon, nadamay naman yung lugar ulit na to sa digmaan, no, or sa labanan sa pagitan ng mga crusaders tsaka Muslim. At nagsilbing battlefield or lugar ng digmaan yung Sidon sa pagitan naman ng Druses tsaka Turks. Kumbaga, naipit itong lugar na to sa digmaan. At nangyari nga yung prinapesay ng Panginoon sa kanila. Ayan, makikita naganap yung prophecy dito sa Sidon, di ba? At yung Sidon, 50 miles lang yung layo niya doon sa Tyre. Pero makikita natin, di ba, na kahit sobrang magkapalayas sila na lugar, ang nangyari is magkaiba sila ng kinahantungan. At makikita natin dito na nanatiling nakatayo yung Sidon kaysa doon sa Tyre. At makikita natin, di ba, yung Sidon, dahil nga nagsilbing battlefield siya, di ba, naglalabanan yung mga bansa sa paligid niya. Para makikita natin, dapat yung Sidon yung na-wipe out sa mukha ng mundo, ng Earth. Pero, ang nanatili pa rin sila. Pero, at ang nabura sa mapa is yung Tyre. So, isipin nyo, di ba, yung prophecy yung ganun, parang napakahirap niyang i-predict, di ba? Pero na-prophesy na ng Panginoon. Yan. So, next is prophecies. Concerning naman sa Babylon. So, prinapisay din ng Diyos, no, yung mangyari sa Babylon. Sabi dito, and the Babylon, the beauty of kingdoms, the glory of the Chaldeans' majesty, will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Yan. It will be no more be inhabited forever. It will not be dwelt in from generation to generation. So, nangyari yan, no, after din pagkasabi ng prophecy sa kanila. At alam naman natin na yung Babylon ngayon, yun na yung tinatawag natin na bansang Iraq. Diba? Anong meron sa Iraq? Diba? Puro kaguluhan, puro gera. At makikita nga natin dyan, hindi mo na talaga siya pwedeng tirhan. Sabi dyan, no? It will be no more be inhabited forever. Ikaw, gusto mo ba tumira, diba? Sa bansa, puro digmaan, diba? So, nangyari yung prophecy din sa Babylon. So, yun po, no? Yung mapapatunayan natin na yung salita ng Diyos, na yung Bible natin is salita ng Diyos through yung mga prophecies, no? Na na-fulfill. Diba? Na nakasaad doon. Diba? So, saan ka makita ng ganun libro, diba? Na nagtupad yung mga nakasulat doon. Yan. Next is the proof by its power. So, una-una sa gospel preaching. So, paano ba nagkakaroon ng power, no? Through the gospel preaching. So, iniimok tayo or in-encourage tayo ng Bible, diba? Na tayo mga Kristiyano, diba? Na ipahayag yung salita ng Diyos. At kinakailangan maihayag yung salita ng Diyos sa pinaka-sulok-sulukan or uttermost part of the earth. So karamihan sa mga Kristiyano ay yun na, gagawin natin lahat, di ba? Para magawa yung Great Commission na to. And sabi dito, Christians have brought the gospel. Di ba dinala nga ng mga Kristiyano yung salita ng Diyos, yung gospel, no? Mula Jerusalem to Judea, Samaria, Asia Minor, at sa iba't iba pang bansa, di ba, sa buong mundo. At makikita natin, di ba, saan man mapadpad, di ba, saan man i-preach yung gospel, di ba, merong mga gumagaling, merong mga lumalaya, merong bumabalik, di ba, sa pananampalataya, yung mga prodigals, di ba, bumabalik sila pag nakakarinig sila ng gospel, di ba. At meron ding mga taong nababago ang buhay. So, sa pag-preach pa lang ng salita ng Diyos, di ba, merong power tayong nawi-witness, di ba. So, yan. And saan ka nga makakita, di ba, ng ganong klaseng kapangyarihan? Na-preach mo lang yung salita ng Diyos, di ba? May mga healing, di ba? May mga deliverance na nangyari. Yan. Then next is changing behavior. So lahat naman tayo dito, di ba? Masasabi talaga natin, we can testify na may power talaga yung salita ng Diyos to change our behavior, to change our being, di ba? So may isang kwento dito. Sabi nito, may isang beses, may isang American merchant sa Africa, at nakita niya yung isang katutubo na nagbabasa sa ilalim ng puno. At sinabi niya dun sa katutubo, or native dun, sabi niya, yung librong binabasa mo, ano, hindi yan kilala eh, tsaka walang halaga yan sa Amerika. So, parang napatingin sa kanya yung katutubo, parang,
sinasabi nito, parang syempre nakaka-offend yun, di ba? Binabasa mo, tapos sabi niya, wala daw kwenta, wala daw halaga. Then, tinuro niya, nung, after niyang, yun nga, marinig yung sinabi nung merchant na yun, sabi niya, tinuro niya yung chan niya. Sabi niya, kung di dahil sa librong to, nandito ka na sa loob ng chan ko ngayon. So, yun pala, yung katutubong yun, dati siyang cannibal. Diba? Nung hindi pa niya nababasa yung, kung di niya nabasa siguro yung sasabi ng merchant na yun na walang kwenta, diba? Hindi kilala, diba? Siguro, wala, matay na siya nung time na yun. Yan. So, some of us, diba? Tayo nandito, diba? Kung hindi rin sa Word of God, diba? Baka kung ano rin ang pinagagawa natin sa buhay natin ngayon, diba? Kung ano ng mga in-enjoy natin kasalanan, at lahat tayo patungo na sa impyerno. Kaya, yan, makikita natin, may power, diba? To change the behavior of a person. And next is, it has the power in sensitizing the conscience. So may isa pang kwento. May isang lalaking naniniwala siya sa Diyos, no? After niya mapakinggan yung nag-share ng gospel. Then kinahaponan, after niyang mapakinggan yung nag-share ng gospel na yun, ano, nagnakaw siya ng tinapay, tapos kinain niya yun. Tapos nung gabi na, kinagabihan, na sobrang, ano, parang hindi maganda yung nararamdaman niya, parang nakukonsensya siya. Tapos di siya makatulog. Then kinabukasan, binalikan niya yung nag-share sa kanya ng Word of God. Sabi niya, brother, di po ano, parang ano, hindi pa rin ako naligtas kahapon kasi nagnakaw ako. Then sabi nung lalaki sa kanya, nung hindi mo pa tinatanggap si Lord bilang Diyos na tagapagligtas, nakakonsensya ka ba pagkatapos mo magnakaw? Tapos sumagot siya, sabi niya, ano, nung hindi ko pa kilala ang Diyos, pag nananakaw ako, pag mas madami ako nananakaw, mas makakatulog ako ng maayos. Tapos sabi sa kanya nung ni brother, sabi niya, ibig sabihin, naligtas ka na talaga. Dahil di ka na mapakali every time na nakakagawa ka ng kasalanan. So ngayon, ang kinakailangan mo na lang is magsisi at humingi ng tawad sa Diyos at sa ninakawan mo. So yun doon, di ba, makikita natin na itong Bible, di ba, talagang inuusig niya yung konsensya natin, di ba? Every time na nakakagawa tayo ng kasalanan. Di ba nung hindi pa natin alam yung salita ng Diyos, pag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon, wala, parang ano lang, okay lang, di ba? Yung nakakatulog tayo ng ayos sa gabi, di ba? Pero yun nga, once na alam na natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, di ba? Pag nagagawa natin yun, hindi tayo mapakalik, di ba? Kasi nga, inuusig tayo ng ating konsensya. Meron na tayong Holy Spirit, di ba? Sa ating mga buhay. So yan. So, by His power, we have the proof, no? By His power. Doon pa lang, di ba, nakakapagbago ng buhay, di ba? Yan, nakakapagpagaling ng mga may sakit, di ba? Nakakapagpalaya, di ba, ng mga sleep, no? Sa kasalanan, yan. Makikita natin talagang itong librong to, yung mga Bibles natin, is meron niyang power, di ba, na nanggagaling sa Panginoon. Yan. The next is the proof of people's love toward the Bible. So maraming, yung mga Christians, mahal nila yung Bible. So mahal ba natin yung mga Bibles natin? Yeah. So yung iba sa atin, sa sobrang pagmamahal, no, sa kanilang mga Biblia, handa sila mamatay para dito. So handa ba tayo mamatay para sa salita ng Diyos? Kunti lang eh. Yan, tulad na lang ng persecution. Ito, nangyari to sa persecution by the Roman Empire. Yung mga emperor daw ng Roman Empire, ang ginawa daw nila yung mga kaya nila, no, para sirain yung mga natitirang Bible. Parang gusto nila eliminate, no, yung salita talaga ng Diyos. At merong isang pagkakataon daw na 150 Christians yung pinatay nila, no, para lang ma-discourage yung mga Kristiyanong basahin yung salita ng Diyos. At yung iba, alam niyo ba yung ginawa sa mga Christians na yun? Yung iba sinunod ng buhay, di ba? Yung iba tinali tapos tinapon sa dagat. Yung iba naman pinakain sa leon sa Coliseum ng Rome para lang maging entertainment doon sa mga manonood. Sipin niyo, di ba? Para lang ma-discourage, no? Para lang ma-persecute yung mga taong nagmamahal sa salita ng Diyos. Ganun yung ginawa nila. Pero, yun nga, merong mga taong handang mamatay, di ba? Para sa salita ng Diyos. Kasi ganun na lang yung pag-ibig nila, no? Toward the Bible. And that is one proof, di ba? Na ikaw, meron ka bang libro na handa kang mamatay, di ba? Na talagang ipaglalaban mo, pag sinabing wag mong basahin yan, talagang paglalaban mo, hindi, kailangan mo mabasa ng libro ko. Di ba? Wala, kundi yung Bible ko. Kasi nga, meron niya kapangyarihan. Alam natin na yung Bible is yun lang yung tanging paraan, di ba? Para makausap natin yung Panginoon. Next is, yan, persecution by the Roman Catholic. So, a few hundred years ago daw, yung Roman Catholic, pinersecute din nila yung mga nagbabasa ng mga Bible. Ewan ko sa time natin ngayon, hindi na sila ganun.
mabait na sila. Yan. So, yung mga so-called Christian church nga, no, yung mga yun, Catholic, inopose nila yung pagbabasa ng Bible na pinamumunuan sila ng mga Pope, di ba? Ngayon naman, may mga Pope, di ba? Kasi takot sila na pag nabasa ng mga tao yung Bible, malalaman ng mga tao na hindi biblical yung mga tinuturo nila. Kaya ang ginawa nila is talagang, ayun, gusto rin nilang i-eliminate, no, or ipagbawal yung pagbabasa ng Bible sa mga tao that time. And sabi nga dito, ito yung mga ginawa sa mga Christians that time, no? Yung iba daw tinapon sa kulungan, yung iba binigte, yung iba naman sinulog ulit, no? And this, ginawa daw yung mga bagay na yon para yun na, i-discourage din yung mga tao that time para basahin yung Bible. Kumbaga, nag-instill sila ng takot sa mga tao na pag binasa mo pa yung librong yan, ganito yung mangyayari sa iyo. Pero ang nangyari, di ba, meron pa rin mga Christian all throughout the history na nanindigan, di ba? Nag-stand talaga sila na hindi sila magpapatinag sa mga ganong klase ng fear, no? Kasi nga, alam nila yung bagay na pinaglalaban nila is talagang totoo at salita ng Diyos. Yan. So, people love the Bible more than their own lives. How much we should treasure the Bible while we can read it freely. Di ba? Napakapalad natin dito sa Pilipinas, di ba? Na malaya tayong nakakapagbasa ng Bible kahit wala kang pera, di ba? Kung may phone ka, pwede mo siyang ma-download, di ba? Sa mga app store, di ba? Pero sa ibang bansa, di ba, Todd, talagang nangyari pa rin ngayon yung mga ganyan, yung mga persecutions, no? Sa ibang bansa, talagang may mga lugar pa rin na hindi pwedeng makapasok yung salita ng Diyos sa kanila. At napakapalad natin, di ba, na malaya tayong malaya nating nalalaman kung ano yung gustong sabihin ng Diyos para sa ating mga buhay. Paano na lang yung mga taong ganun, di ba? Na naglulong sila na makausap yung Panginoon, na malaman yung mensahe ng Panginoon sa kanila, pero walang ibang paraan dahil na pinagbabawal sa lugar nila. Kaya ngayon, di ba, yung mga Bibles na meron kayo, di ba, appreciate nyo yan, di ba, mahalin nyo yan, basahin nyo talaga yan, di ba, basahin natin yan, di ba, pagbulay-bulayan natin yan, di ba, kasi hindi natin alam, di ba, lalo sa panahon natin ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo malaya na pwedeng basahin yung mga yan, yung mga Bibles na yan, di ba, lalo ngayon, di ba, may foreshadowing na ng Mark of the Beast, di ba, hindi ka makakabili, di ba, pag wala kang mark, di ba? Ibig sabihin, mangyari na talaga na, malapit na mag-raid, no? Yung mga tao na under the Antichrist, di ba? Ngayon nga, parang minamak na rin, di ba? Yung mga tao nag-start sa salita ng Diyos, di ba? So, sa susunod siguro mga panahon, di ba? Pag pinapangaral mo yung salita ng Diyos, pagkatawanan ka na lang, di ba? So, hanggang kailan mo kaya, di ba? Na basahin yan, di ba? Yung salita ng Panginoon. So, yan. Next is, number 6 is, ito na yung huli, no? Yan, scientific proof. Siyempre, proof din natin, no? Na salita talaga yan ng Diyos, true science. Yan. Sabi dito, the Bible is scientifically correct. But scientific theories are not always correct. Gets nyo? Yung Bible daw, scientifically correct, pero yung mga theories are not always correct. Bakit? Kasi pag na-update yung theory, yan, yung theory is na-update yan pag merong mga new discoveries. Like for example, itong theory to, pinaniwala na ng mga tao, no, all throughout the history. Yun na yung parang, halimbawa, naniwala sila sa theory ni Charles Darwin na galing tayo sa unggoy. Yan, yun na, pinaniwalaan mo na yun habang buhay. Pero napatunayan na hindi naman pala tayo galing sa unggoy. So yung theory ni Charles Darwin, pwede yung ma-update na hindi pala talaga tayo galing sa unggoy. Yun. So yun yung mga klase ng scientific theories, diba? Na hindi dapat natin pagkatiwalaan. And sabi dito, when theories are modified to match what the Bible says, they become correct. Pag yung theory daw na yun, nabawa, yung theory about sa heliocentric theory, wow, iba na lang, joke. Yung heliocentric, yung umiikot daw yung mundo sa sun. Tama? Yan. Yung umiikot sa sun. May theory ganun, no? Tapos ganun pa isa. Ano po? Paliyo? Yan. Heliocentric theory, umiikot naman yung sun sa earth. Baliktad, di ba? Yan. So may dalawang klaseng theory. Ngayon, kung titignan sa Bible, yung theory ng heliocentric tsaka yung baliocentric, ang tugma dun sa Bible is yung heliocentric. Kasi umiikot yung earth sa sun. Yan. So yun daw yung nagiging scientifically correct daw, yung isang science theory, pag minatch mo na siya sa nakasulat sa Bible. Hindi tayo yung kung ano yung nakasulat sa Bible, dapat i-match natin sa science. Hindi ganun. Dapat yung science yung i-match natin sa Bible para maging
totoo yung nakasulat sa science book. Lagi pa rin tayo dun mag-base sa Word of God kasi yun yung katotohanan. Yun. So, eto, patunayan natin, no? Una, the round and rotating earth. So, sabi dito, 500 years ago, pinaniniwalaan na yung earth daw ay flat. Yan. So, may mga flat earth earthers pa dito. Yan yung halang flat yung mundo. Muntik na ako, biktima din. Ayan. Pero syempre, sabi sa Bible, hindi naman. Sabi dito, yan, yung mga tao daw na yun, naniniwala sa flat earth, sabi nila, yung mga ship daw or yung mga barko, malalaglag daw yan pag narating na nila yung edge of the ocean. May dulo daw yung ocean. Pag narating daw nila yan, malalaglag daw sila doon. At banda raw yun doon sa Strait of Gibraltar. Yan. Oh, Lord Julius, oh. Next, some even thought that the earth was held up. Iba naman, naniniwala sila na yung earth daw, hinahawakan daw ng apat na turtles. Yan. So, nasa likod daw ata nung apat na turtle. Diba? Pero may mga naniniwala doon, no? Nakakatawa siya, no? Pwede tayong tumawa sa mga ganun. Pero merong mga taong naniniwala doon. Hanggang ngayon, merong naniniwala na ang earth ay flat. Pero, yun nga, about 500 years ago, napatunayan, meron naman nagpatunay, no, na mga manlalayag na ang mundo na ang mundo daw ay bilog. Yan. So, pero kung nag-base daw sila, kung binasa daw nila yung nakasaad sa Bible, 'di ba? Sabi, pwede yung sabihin, at then baka kasi wala pang Bible noon. So, makikita natin mamaya na may Bible na may salita na ng Diyos na time na 'yon. Sabi dito, pinatunayan sa Bible na ang mundo ay bilog 2,500 years ago pa. Diba? Sila 500 years ago lang nila nalaman. Pero 2,500 years ago pa pala, nasabi na sa Bible na ang mundo ay bilog at umiikot. Yan, nagro-rotate. Yan. So, yun. Dapat matagal na nilang nalaman, diba? So, yan. Saan natin mababasa yan? Sabi dito sa Job 26 verse 7. At alam naman natin na ang Job is one of the oldest book, no? Sa book of the Bible. Na kumbaga, ilang years lang yung pagitan niya nung naisulat yung Genesis. Okay. Kaya sa pag sinabing, wala pa namang sinabi nun eh, na tungkol dyan eh. Eh, nabanggit siya sa Book of Job. Ibig sabihin, talagang, ano, malalaman agad sana natin, di ba, na bilog ang mundo kung binasa natin yung salita ng Diyos. Sabi dyan, he said, sabi dito, assess, he stretched out the north over empty space and hanged the earth upon nothing. Itong hanged the earth upon nothing, ito yung tinatawag na space, no? Nasa space. Then Isaiah 40 verse 22 says, it is He who sits above the circle of the earth. Kung ititignan natin yung word na circle dyan sa Hebrew, ang tinutukoy na circle dyan ay sphere. Okay? At alam naman natin na yung earth ay sphere. So, based dito sa dalawang verse na to, di ba, makikita natin na tinutukoy talaga sa Bible na ang mundo ay sphere na nakalutong sa space. Diba? So kung binasa nila to, diba, yung katotohanan sa Biblia, edi sana matagal na nilang alam na bilog yung mundo. Hindi na sana sila natakot, diba, na merong edge or merong dulo yung karagatan. Diba? Hindi na sana sila natakot maglayag. Diba? Kasi nga, ganun yung kanilang mga paniniwala ng time na yun. Yan. So another scientific proof. No? Yan. Ay, ito pa pala, sabi dito, isa pang patunay na umiikot din yung earth. No? Sabi sa Job 38, verse 14, it is changed as clay under the sea. So yung it na tinutukoy dyan, yung earth. Sabi dyan, yung word na change dyan, ang Hebrew meaning naman yan is revolve. Okay? So revolve, iikot. And yung clay naman na tinutukoy dyan is ito yun. Yan. Yan, yun yung clay. Yan, yung clay na yan yung printing clay roller of Mesopotamia. Okay, so yan yung ginagamit ng mga Mesopotamia para basta para, ayun, yung sa clay. Para mag-leave sila ng image, no? Yan. So, ibig sabihin, anong ginagawa ng clay na yan, di ba? Umiikot siya. So, ibig sabihin, dati pa lang, di ba, na ipahayag na sa Bible, yung mga lately lang na napatunayan na scientific theories, di ba, or discoveries, na sa Bible na pala, matagal na yun, di ba? Kung binasa lang nila. Yan. Then, next is, yan. So, next is the unlimited number of stars. Sabi dito, Jeremiah 33 verse 22 says, the host of heaven cannot be numbered. So, yan. So, before daw ma-discover yung mga famous astronomer, yung Kepler or yung telescope, no, or bago nila ma-invent yung telescope na Kepler, sinasabi daw nila na meron lang 1,005 na stars.
ang matatagpuan sa universe. Pero habang tumatagal yung panahon, habang nag-improve no, yung mga na-invent na telescope or technology para malaman yung kung gaano karaming stars no, meron sa universe, tumataas din nang tumataas yung number ng stars na nadidiscover. And as of now, meron na silang na-calculate na, ewan ko kung gaano karami to, napakaraming zero eh. Meron siya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 mahigit na zeros mo, yung stars na na-discover nila. Pero yun nga, naipahayag na sa Bible, di ba? Dati pa lang, na yung stars daw, it cannot be numbered. Hindi mo daw talaga to mabibilang. And pwede natin makonclude dito na yung mga science books, no, lagi siyang ina-update every time na may discovery silang nalalaman. Pero yung salita ng Diyos, di ba? Yun na siya eh, dati pa. Dati pa lang, di ba? Meron ba tayo nakita na ano, Bible Revised Edition. Di ba wala? Kasi hindi siya nire-revise. Kung ano siya dati, ganun pa rin siya ngayon. Kasi nga, lahat na nakasulat doon is galing sa Panginoon at masasabi natin talaga na yun yung katotohanan. Di ba? So kung binasa natin nila yung Bible dati pa, wala sanang mga tao naniniwala sa flat earth. Di ba? Yung mga ganung klaseng theory. Wala sanang naniniwala galing sila sa unggoy. Di ba? Naniniwala na lang sana sila na, oh nga, ginawa talaga ng Diyos si Eva at Adam. Di ba? Doon talaga nagmula yung tao. Wala na rin sanang nagde-debate kung ano yung mas nauna, itlog o manok. Di ba? At naniniwala tayo, di ba, na mas nauna naman talaga yung manok. Ayan. Itlog nagsabi. Ayan. So yun, di ba? Kung maniniwala ka lang talaga sa Word of God, di ba? Yung mga questions mo, di ba? Lahat yan masasagot. Di ba? Kasi nandito sa Bible, lahat ng sagot, di ba? Sa ating mga katanungan. Rinubayad ngayon ng Panginoon. Sabi dito, sabi nga, science is merely man's study of what has been created by God. Man's theories need to be updated. No? From time to time, pag may new discovery, in-update yan. But God's word is eternal. Yan. Sabi sa Matthew 24, verse 35, the heaven and earth shall pass away, but my words shall no means pass away. Ayan. So kung ano yung salita ng Diyos, di ba? Yun pa rin yun. Same yesterday, today, and forever. Di ba? Walang revision sa Bible. Yan. Kung ano siya dati, yun yung katotohanan hanggang ngayon. Kung ano yung mga pinagbabawal dati sa Bible, hanggang ngayon, yun pa rin yung pinagbabawal ng Diyos. Di ba? Yan. Hindi naman nababago yan. Di ba? Hindi yung Bible yung mag-a-adjust sa mga tao. Kundi yung tao yung kinakailangan mag-adjust, di ba? Based doon sa nakasulat ng salita ng Diyos. And in conclusion, hey, tapos na. Yeah. In the writing and canonization, pag sinabi canonization, it is the process by which the books of the Bible were discovered as authoritative. Pag sinabi ko authoritative, kiniklaim na yung mga nakasulat dito is talagang God-breathed or galing talaga sa salita ng Diyos. So yung 66 books of the Bible natin, canon lahat yan. No? Yan. Meron siyang authority na nagagaling sa Panginoon. And preservation of the Bible, we can definitely see the sovereign hand of God. Diba? So for example, yung Codex Sinaiticus or Sinai Bible, tama ba? Sinaiticus, yan. Dapat daw masusunog na yon yung librong yon. Pero dahil merong isang scholar no, na dumaan at nakita niya, na-recognize niya na yung librong yon is malapit ng masunog, nakita niya na, ay, na, alam niya kasi kung anong value ng librong yon, niligtas niya yung Codex Sinaiticus or Sinai Bible mula sa pagkakasunog. At ngayon, di ba, kung hindi na preserve yung ganong klase ng manuscript, di ba, hindi tayo magkakaroon ng accurate na Bible, na Word of God sa time natin ngayon. Sipin mo, di ba, yung pagkakataon na yun, di ba, nagkaroon ng divine intervention para maligtas, no, or masave, ma-preserve yung salita niya. At ito pa, yung preservation of the Dead Sea Scrolls. Yung Dead Sea Scrolls ay, kung hindi daw dahil sa gera, no, sa time na, sa Israel, yung mga believers daw na naninirahan malapit sa mga kuweba, hindi daw nila maiisip na itago, no, or i-preserve yung Dead Sea Scrolls nung time na yun kung hindi nagkaroon ng gera. At kung hindi nga na itago yung Dead Sea Scrolls na yun, pwedeng sa time natin ngayon, lasog-lasog na yung itsura nung mga scrolls na yun. At wala na tayong magagamit din, di ba? Kumbaga hindi makukumpleto yung Bible na meron tayo ngayon kung hindi na-preserve yung Dead Sea Scrolls, di ba, nung time na yun. And then next, yan, sabi dito, napakabalat natin, di ba? Dahil, yun nga, meron tayong mga Bible at sa mga nalaman natin na proof, no? Na
na talagang galing siya, di ba, sa salita ng Diyos. At sana, di ba, sa mga nalaman natin na proof, di ba, na talagang salita ng Diyos, di ba, mas lalong tumaas yung ating pananampalataya, yung pagpapahalaga natin sa mga Bible natin. And yan, napakaraming tao, di ba, yung nag-suffer, dumanas ng mga persecution, di ba, para lang makarating no, sa time natin yung mga Bibles na binabasa natin ngayon. At kaya mahalin natin ito, i-treasure natin, talagang aralin natin, di ba, habang meron tayong pagkakataon, di ba? At kasi ito yung mga, ito nga yung pinakamaganda, di ba, na natanggap natin. Ito yung pinakamasasabi natin kayamanan natin dito sa mundo. Hindi yung mga talentong meron tayo, hindi yung mga kayamanan meron tayo, pero yung salita ng Diyos, di ba? Yan yung pinakamagandang gift na binigay sa atin ng Panginoon. And yun nga, ako mismo yung habang ano, ginagawa ko itong sermon ko, namangha ako talaga sa salita ng Diyos. Kung paano preserve ng Panginoon yung salita niya, di ba? Para talagang, kasi daming tao eh, daming nagtangka, di ba? Na i-wipe out yung salita ng Diyos. Pero walang nagtagumpay kahit isa sa kanila, di ba? Na up until now, di ba? Ina-enjoy natin yung pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos. Tsaka mas lalo ko na-encourage magbasa, no? Mag-meditate sa salita ng Diyos. At syempre, i-share din yung nakasulat dito. Kasi, di ba, ang hirap i-share ng bagay na ikaw mismo hindi ka naniniwala. Di ba? Ikaw mismo medyo nagda-doubt ka na talaga bang salita ng Diyos, di ba? Hindi lang ba ito basta sulat or salit galing sa mga tao. Pero yun nga, dahil ngayon, di ba, mas na-strengthen yung pananampalataya natin na ito, salita talaga ito ng Diyos, yung mga Bibles na meron tayo, di ba? Mas lalo tayo dapat tumapang, di ba, sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kasi meron tong power, di ba? It has the power unto salvation, di ba? Ng mga taong wala pang pagkakilala sa kanya. Kaya, ayun, mahalin natin yung mga ating mga Biblia, di ba? Lagi natin yan basahin, lagi tayo mag-meditate, yan. Lahat tayo sana is maging Bible addict, di ba? Hindi lang tayo tuwing January, di ba, nag-celebrate ng Bible Month, kundi every day of our lives, di ba? We must celebrate our Bible, no, with us. Yeah. So God be the glory po. Pray lang si ano? Si closing prayer na lang po si Abby.